С праздником вас! С днем великой победы! Ура! Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang bansa na kung saan nakikipag-isa ngayon at ugnayan sa Pilipinas dahil sa bagong papasok na administrasyon at maganda ba ito para sa Pilipinas. Ngunit bago natin simulan ang lahat ay kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat! Netong ang mga nakaraan linggo, iba't ibang bansa at iba't ibang pangulo ng buong mundo ang bumati kay Bongbong Marcos bilang pagkahalal niya sa pagkapangulo. Marami ang mga nagsasabi na sana pagbutihin pa nila ang samahan ng Pilipinas at ng ibang mga bansa. Narito ang ilan sa mga bansang bumati at nagsabing pagtibayin pa ang relasyon ng magkabilang panig. Una na dyan ang Australia. Alam naman natin na noong nakaraan taon, pinagdiwang ang ika-75 taon ng magandang ugnayan ng Pilipinas at ng Australia. At sa ngayon, iba na ang presidente. Sana daw maging maayos pa din ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Nagpaabot na din ng pagbati ang Prime Minister ng Australia na si Scott Morrison para kay BBM. Sabi niya, I congratulate Ferdinand Marcos Jr. on being elected President of the Philippines at the national election on May 9 following the 75th anniversary of Australia-Philippines last year. We look forward to continue to advance our long-standing friendship. Yun nga, umaasa si Scott Morrison na magpapatuloy pa rin ang matagal na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang ikalawa ay ang Israel. Tama ka kapatid, nagpaabot din ng pagbati ang Israel. Sa official Facebook page nila, inilathala ng bansang Israel ang kanilang pagbati sa Pilipinas sa pagdaos ng maayos at malinis na halalan. Tiniyak din ng bansang Israel ang mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at Israel. Sabi nga nila, Israel will continue to work closely with the incoming administration of the Philippines to strengthen and friendly historic ties of our nation and to deepen the existing partnership in agriculture, food security, water, tourism, innovation and technology, defense among others. Gusto pang palalimin ng Israel ang ugnayan nila sa Pilipinas lalo na sa agrikultura. At ang pangatlo ay ang Japan. Dito kapatid, taus-puso ang pagbati ng Japan sa Pilipinas sa kakatapos lang na eleksyon. Ayon sa tweet nila sa Ambassador of Japan in the Philippines, kinongratulate nila ang Pilipinas sa kakatapos lang na halalan at ikinagagalak nilang masaksihan ang incredible exercise democracy at nasasabik daw silang makipagtrabaho sa bagong administrasyon ng Pilipinas at mas pagbubutihin pa nila ang relasyon ng magkabilang bansa. At ang ikaapat natin ay ang European Union. Nagpahayag din sila na makikipagtulungan ang European sa papasok na administrasyon. Alam naman natin na isa ang bansa na ito sa masasabing malakas at maganda ito kung sakaling makikipag-ugnayan ang Pilipinas dito. Bukod dyan, nagpaabot din ng pahayag si Josep Borrell Fonteles at sinabi nga nito na sila ay umaasa na makipagtulungan sa bagong administrasyon upang isulong ang ating relasyon at ang EU-ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation. At ang ikalima natin ay ang Amerika na si US President Joe Biden. Ayon sa ulat na tinawagan daw ni President Joe Biden si Ferdinand Marcos Jr. para i-congratulate ito sa pagkapanalo sa halalan. At ayon din sa White House, umaasa si Biden na makakatrabaho si Marcos para sa pagpapatuloy at pag
pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. At ayon naman sa kampo ni BBM, nagpapasalamat sila sa pagkilala ng Amerika sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. At ang ika-anim naman natin ay si Xi Jinping, ang presidente ng China. Nagpadala din ito ng pagbati kay Marcos sa pamamagitan ng Chinese ambassador na si Wang Xilian, na personal namang bumisita kay BBM. Ayon kay Xi Jinping, magkapitbahay at magkapartner ang China at Pilipinas sa hirap at ginhawa. At neto nga daw mga lumipas na taon na pagtibay at napagbuti ang relasyon ng dalawang bansa, at ito ay nagdulot ng kapayapaan at istabilidad sa rehiyon. At ang ikapito natin ay si Vladimir Putin, na presidente naman ng Russia. Dito ay kinongratulate ni Vladimir Putin si Bongbong Marcos Jr. bilang pagkahalal na bagong pangulo ng Pilipinas. Umaasa si Putin sa magandang relasyon ng dalawang bansa at ang relasyon daw ng Pilipinas at Russia ay parang magkaibigan lang. Grabe kapatid, grabe si BBM. Talagang lahat ng malalakas na bansa ay binabati siya sa kanyang pagkapangulo. So ngayon kapatid, nakita mo na ang ilan sa mga bansang nakikipag-ugnayan sa Pilipinas at kinongratulate si Bongbong Marcos. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. At syempre bago tayo magtapos ay may papakita akong video na kung saan kapag nagustuhan mo ay mag-iiwan ako ng link sa description para mapanood mo ng buo. So this is WinYT. Maraming salamat sa pakinig at panonood mo. I'm out. Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang sinasabing pagbabalik ng ABS-CBN sa mga telebisyon. Ito ay may katotohanan ba o wala? Pero bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kayo mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon sa social media ay ang pagbabalik ng isa sa pinakamalaking mainstream media dito sa Pilipinas, ang ABS-CBN. Marami ang mga taong nagsishare, nagpo-post na kung saan masaya ang mga staff nito dahil nga sa muli silang magbibigay ng saya sa maraming tao. Alam naman natin na isa ang ABS-CBN sa mga tinangkilik ng madla dahil sa pagbibigay nito ng balita at saya sa mga tao, lalo na itong It's Showtime.